What's good mga chong? So today's vlog ipapakita ko sa inyo kung paano chinisyal ang motor ko. By the way, this is Brian, your man, again and again and again! So don't forget to hit that subscribe button and hit that notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong video. So let's get started! So mga chong, ito yung ika-one year ng motor ko. So lagi ako nagpapa-change oil sa Yamaha. So this is the first time na magpapa-change oil ako sa hindi 3S. So today kasama ko si Doc and siya yung makasama natin throughout this video, throughout this vlog. And magtatanong tayo sa kanya and manghihingi tayo ng knowledge para magkaroon pa tayo ng mga kaalaman sa pagpa-maintenance ng motor. So since ubos na yung one free coupon ng Yamaha na ibinigay sa akin nung na-purchase ko yung R15 ko, so ito na yung pagkakataon para masubukan naman natin na mag-change oil sa ibang shop or sa ibang tao. So stats check mga chong, 13,500 kilometers yung kanyang odometer, and then at the same time, lagi ko siyang daily use, kaya kahit isang taon pa lang umabot na agad siya ng 13,500. So yung una namin ginawa is pinalamig muna namin yung motor, hindi muna namin siya ginalaw. Kasi ang reason is, ang sabi sa akin ni Doc, kailangan muna natin palamigin yung motor bago i-change oil, kasi di mo pwedeng tanggalin ng mainit yung drain plug doon sa makina kasi there's a possibility na malostred siya. So una sa lahat mga chong, itong nakikita nyo yung oil filter. So every time na magpapalit ka ng oil, so kailangan mo rin magpalit ng oil filter at the same time. And nabili ko siya sa Yamaha 3S halagang 150 pesos. Then sumunod is yung oil na mismong gagamitin natin. So sa nakikita nyo, ang gagamitin kong oil for today is liquid moly na 1550. So ito din yung first time nagagamit ako ng aftermarket na oil na hindi Yamaha lube. So kung bibili nyo siya sa SRP, ang halaga niya ay 700 pesos. Pero since na may GC ako na galing sa Motorcycle City, shoutout Motorcycle City, so nakuha ko lang siya ng libre. So meron pa akong dalawa neto, kung gusto nyo bilhin, PM nyo lang ako. So yung unang gagawin is after na mapalamig yung motor, after mga 15 to 20 minutes, so didrain na yung oil mismo dun sa tanke. So panoorin nyo mga chong paano siya i-drain. Make sure mga chong na kapag nagdi-drain kayo ng langis, madidrain nyo siya ng mabuti na walang matitira. And iwasan nyo din na gumamit ng air pressure kasi there's a possibility na maka-apekto siya or ma-damage yung mismong makina nyo. Next is kumuha si Doc ng gasolina galing dun sa tangke ng motor ko para ito yung gagamitin niya panlinis dun sa drain plug ng makina. So yan mga chong, makikita nyo na tinatanggal na ni Doc yung fairings ng motor ko. Then habang nagtatanggal si Doc, sinamantala ko na din yung pagkakataon na tanongin siya regarding sa mga bagay na dapat nating malaman, yung mga regarding sa oil na dapat gamitin at yung mga maintenance ng motor natin. Syempre since nandito na rin tayo, gusto na rin natin makakuha talaga ng information na pwede nating magamit at pwedeng makatulong din sa atin, dagdag kaalaman sa pag-maintenance ng motor. So ito yung mga naging usapan namin nila Doc. Sa Doc, kahit anong langis, 1K lang. Oo, oh, sir. Pinaka-safe. Kung medyo magiging busy ka man, or ano? 1.5 max. 1.5 maximum. Pero, matulad nga sabi ko kanina, mas okay na magpalit ka ng langis ng every 1K kaysa matulang ka ng langis. Mas mahirap. Mas mura yung langis kaysa magastos yung pagpapagawa ng langis. Okay. Simple as that mga chong, so kailangan lang natin i-maintenance talaga sa langis yung motor natin. Kung hindi mo kaya mag-maintenance ng motor, huwag ka na mag-motor kasi masisira lang yung motor sa'yo. So 1,000 to 1,500 any oil na gagamitin mo, lagaan natin sa oil ng motor natin kasi yan yung nagsisilbing dugo niya. And yes, mas masakit sa ulo mga chong kapag sa makina yung nasira, mas mura mag-change oil kaysa magpagawa ng makina. Kung gusto mo mag-try ng ano, magandang oil? Karto ah. Ano? Pertuwa, okay siya pang everyday use. Mm-hmm. Pero kung gusto mo ng medyo may performance, 300 binumutol. So yan mga chong, kung gusto mo na pang daily use na motor or pang daily use na langis, go for Pertuwa, di ba? Mura lang siya at the same time, hindi ka manghihinayang na gamitin yung motor mo kasi every time na marireach mo na yung kilometers na required, so pwede ka magpalit anytime.
So kung performance naman yung hanap mo, kung maglalaro ka lang every Sunday, kung gagamitin mo lang siya sa truck or hindi mo siya ginagamit araw-araw, so may mga certain days ka lang na ginagamit yung motor mo, go for Motul 300V. So medyo may kamahalan nga lang siya, so nasa 1,600 yung presyo niya. So dito naman sa video na to mga chong, makikita nyo na nililinis dock yung drain plug. So first time ko lang makikita na linisin yung drain plug ko. Hindi ko alam kung bakit na hindi nalilinis to ng mga shop. So bakit nga ba kailangan linisin yung drain plug? So dock, pasok! So sa shop hindi nililinis ang ganyan. Masawa, ano lang eh, palit oil filter, okay na. Mahirap kasi eh. Pag naanoon kasi ng dumi to, ay hindi niya nagiging isang custom taga sa ilalim. Ano yan, Doc? Ito yung drain plug. Drain plug. Kapag yung drain plug, kapag nasira, kunwari, napasaan ito ng mga dumi-dumi, nasisira yung tread niya. Tapos, yung goma, may kita mo lang sa goma pag worn off niya. Tatanggal na siya? Hindi. Flat na to. Okay pa naman. So yan. Ito good to kasi bilog pa siya. Okay. Good pa to. Ang tawag dyan, Doc? Drain plug? Drain plug. Okay. Yan. So, kapag ito, kinunas mo na mainit, napuputol dito yan. Yan, nagkakaroon ng crack dito yan. Mm. Kaya pinalamig talaga muna natin yung ano. Yes. Ba't yung mga shop, hindi ginaganon talagang pag okay na yung motor? Actually, hindi ko alam, pero sa akin kasi. Ganon talaga? Mas ano standard. Yun, napupunggal kasi yung mga tornillo sa experience ko. Ah. Mm. Magpupunggal talaga yung tornillo pag pinas mo na mainit. Tapos, meron talaga ano. Kasi may saktong hit lang siya talaga dapat. Tapos after nun, tinanong ko na din si Doc regarding dun sa preno ko kasi meron ako naririnig na maingay sa kanya kapag nagpe-preno ko. Ano pala? Parang may naririnig ako dito, parang humingit-ngit yung sa preno sa likod. Mahina lang naman. Tapos ngayon, wala na siya. Iwan ko kung baka nung nangyari. Baka madumi lang, no? Kapag gaganon, sir, it's either matigas yung, ano mo, yung brake pads mo. Pero, lalo kasi ngayon, di ba, nag-uulan na nakaraan. Mm. Medyo, pagka nagkaroon talaga ng, kunwari, konting dumi, para sisingita ng buhangin. Hindi may iwasan. Iinit talaga. Pero, pagka nagtuloy-tuloy yung init, possible yan, matigas yung brake pads mo. Pero kung urig pa yan, okay pa yan. Ayun na nga, ano na to, Doc? Eh? Replace na. Replace na. Bakit ba, Doc, ano? Kailangan magpalit la, kailangan alagaan sa ano, sa change oil yung motor. Ano bang mangyayari kapag ano? Kapag di naalagaan sa change oil? Unang-una, siyempre, yung oil, yun yung parang nagiging dugo ng motor mo. Pangalawa, pag hindi ka nagpalit ng oil, nagbabago din kasi yung lapot o viscosity ng oil mo. Pati yung, yes or not, pati dumudumi kasi yung oil. So, kapag yung pinabayaan mo madumi yung oil, yun yung paikot-ikot sa makina mo. Pati, ano talaga, sa init ng makina, nagbabawas talaga ng oil. Kahit sabi mo hindi siya umuusok. Eh, pag sinatuyon ka ng, ano, ng oil, medyo malaki-laki ang gasto siya. So ano yun, Doc, kapag ano, kapag every change oil, kailangan palit lagi ng oil filter? Sa filter naman, minsan, twist to one ang ginagawa ko. Nahirap din kasi pag yung maya mo siya binubuksan katulad na ito kanimitan to, napuputol itong tornillo na to. Okay. Pati kapag nga nasa sobra ng higpit babasag yan, nabubungal din yung mga tread sa loob kaya mahirap talaga kasi ng ano mainit sumasama yung tread mo sa ano bakal nito dito. So yun mga chong, yung part 1 no, ng ating change oil with Sir Doc Ryan.
So yung part 2 is all about sa paglilinis naman ng kadena. So kung meron kayong mga question dyan, post nyo lang sa comment section. Tapos yung next change oil ko is 1,500, so about 15,000 kilometers sa odometer. So gagamit naman ako ng Pertua at that time, and subukan natin kung merong mangyayaring kakaiba. So ngayon, mga chong, maraming salamat sa panonood, and don't forget to hit that subscribe button para ma-update kayo pag meron tayong mga bagong videos. So yun lang mga chong, always remember, steady lang, ride safe, and Brian signing out!